Eh, Poy, ang daming laruan dito, ano? Saka, ang gaganda pa. Oo nga, no? Kompleto sila. Pati yung mga bagong labas. Sana pwedeng hiramin. O kaya, pabayaan tayo ng isang gabi rito para paglaruan natin lahat. Oo nga, no? Ang saya nun. Lahat ng gusto mong laruin, pwede. Oo nga. Kaya lang, hindi naman sila papayag eh. Yung ibang mga laruan, ang mamahal. Hindi ako kayang ibili na nanay. Katulad nito, oh. Gustong-gusto ko to. Ganito yung pinapalabas sa TV eh. Imported yata yan eh. Ang galing, no? Kuya, halika na. Baka hinahanap na tayo ni Lola eh. Ikaw, James, baka nandiyan na yung sundo mo, ah. Halika na. Halika na, James. Baka nakabili na ng pangregalo si Lola. Mauna ka na. Huwag ka magtatagal. Baka magalit si Lola. Oh, ba't ka bumalik? Halika na! Eh, Poy! Ito gusto mo? Ayaw mo ba talaga? Sarap! Kuya, may sakit ka ba? Aba, milagro. Ayaw kumain ni Kuya Epoy mo. Bakit ba? Uy, ano ba yung tinitignan mong yan, ha? Teka muna. Away ba kayo ni James, ha? Hindi po, Lola. Ah, o yan ang problema. Kasi po. Kasi ano? May ginawa po si James kanina sa toy store. Ginawang ano? Yung laruan po na maliit, sinuksok na po sa damit niya. Sinuksok? Ano ibig mong sabihin? Nagnakaw si James ng laruan? Ganun nga bang nangyari, Epoy? Oy, ano sa palagay mo ang dapat mong gawin? Hindi ko pa po alam, Lola. Dapat mo ba pinigilan ko siya? Ayoko naman po siya isumbong dahil po kaibigan ko po siya. E pag ginawa ko po yun, lagot po siya, sigurado. Dapat po ba pinigilan ko siya? Alam nyo, may mga sitwasyon na talagang hindi nyo alam ang dapat gawin. Pero, dapat ang isipin nyo na lang, laging may tama at may mali. Ibig sabihin ni Lola, mali yung ginawa ni James. O, Epoy, sa tingin mo, bakit kaya ginawa ni James yun? Gusto kasi po niya yung laruan. Wala naman draw po silang pumbiri. Ay, nako. Alam nyo, ha? Ito, tatandaan nyo lagi. Pag may gustong-gusto kayong bagay, kailangan paghirapan nyo to. Gawa nyo ng paraan na makuha nyo to na hindi kayo gagawa ng masama. Huwag kayong tutulad kay Lubaw. Si Lubaw ay isang tao na kumukuha ng mga bagay na hindi kanya nang hindi nagpapaalam at nang walang kabayaran. At dahil dito ay matatawag natin siyang isang magnanakaw. Huwag kayo magpapanik! Huwag! Pag nagpapanik kayo, mas lalo tayo lumulubog! Teka lang! Huwag kayo magpapanik! Huwag kayo magpapanik! Kasi naman eh! Teka, sandali! May pipindutin ako dito! Pero pag pinindut ko to, dapat kailangan may cheering tayo, ha? Yung... O, sige, tama! Okay? Ready ka na? Kumiti ka, ha? Okay, huwag kayo mag-alala! 1, 2, 3! Rextor, ang galing! Nakakalipat ka na! Eh, Rextor! Saan mo ba nakuha yung mga rockets dyan sa paa mo? Eh, Boy Jewel, ito yung nilagay sa akin ni Meiko. Nasa mundo tayo ng mga robot nun. Yung tinalo ko si Robotex, naalala nyo ba? Buti hindi ko pa nagamit to nun. Maginakaw! Maginakaw! Yan ang
ang magnanakaw! Ay po yung Jubel! Tingnan niya sa ako! Puno ng nakaw! Baka ito na si Lubaw! Sumakit yung tiyan mo sa mga nakaw mo. Oo nga po. Tsaka po, hindi po yun galing sa mabuti. Sino kayo, ha? At ikaw? Ano ka? Kami yung konsensya. Kung kami sa'yo, ibalik mo na yung nakaw mo. At magbago ka na. Wala kayong pakialam. Hindi ko nga kayo kilala eh. Ikaw, binalot mo lang yung katawan mo sa abo. Siguro magnanakaw ka rin, ano? Sir, magnanakaw daw ako. Hindi ako magnanakaw, no? Robot ako. Bakal ako, bakal, bakal! Ba't ka ba nagnanakaw, kuya? Ba't hindi ka nalang magtrabaho? Eh, yun na nga ang trabaho ko, eh. Ayoko naman magsaka o mangisda. Nakakapagod yun. Kung magnanakaw ako, mas marami ako makukulin. Ba't hindi pa ako mapapagod? Eh, masama nga yun, sabi ng lola namin. Masama yun. Mas masama naman ang magutom. Bintangan rin tayo magnanakaw! Balik na po! Dito! Pare-pares na yung pinupo! Hindi na mahanap eh! Ayan ba? Wala! Wala! Dito! Sabi na! Makikita! Maghanap kayo! Wala! Wala na mahanap nyo! Bakit kayo nahabol ng mga taong bahay kagabi? Anong kasalanan mo? Sino ka? Ako si Lubaw. Hinahabol nila ako dahil inaakala nila ako isang magnanakaw na wala namang katotohanan. Eh, nagkataon lang naman na naghahanap lang ako ng pagkain para sa pamilya ko eh. Pambihira to si Lubaw. Bukod sa magnanakaw. Napakasinungaling pa! Sandali. Sino ba kinakausap ko? Andito ako! Nang iligtas kita kagabi, nawalan ka ng kulirat. Ako si Idayaw, sa Kongremulo. At ang tulong namin ay lagi maasahan sa mga taong may mabuting kalooban. Halika! Sumunod ka sa akin! Nakaw ay kapatid na sinungaling. Pero ito si Lubaw, magnanakaw na, sinungaling pa! Sundan natin. Halika, sundan natin. Kaibigan Gremulo, saan ba talaga tayo pupunta? Sa iyong itsura, eh parang kailangan mo ng paliguan. Isa pa, matagal na akong walang panauwid sa aking tahanan. Thank you.
Kaibigan, totoo ba talagang ginto itong mga kagamitan mo? Ganun nga. Pero sa aming mga grebulo eh, walang halaga yung mga yan. Sa inyong mga tao, mas importante pa sa buhay ninyo ang halaga. Kaya piling-pili ang mga taong iniimbita ko dito sa aking tahanan. Eh ano naman yung hawak mo? Ang maliit na kristal na ito ang nagbibigay sa akin ng kakayahan upang sa isang iglap lang ay... Kaibigan? Kaibigan, nasan ka? Andito ako. Sa pamagitan ng kristal na ito, makakapunta ako sa lugar ng aking gusto. Sa pamagitan lang ng isang pitik. Pero hanggang isa lang ang gamit ito. Kaya pala sinasabi nila ang mga laman lupa ay lulubog lilitaw. Minsan nakikita. Mabilis mawala. Mahirap ng mamataan. At lalo na sa kaliwa namin. Madalas kinakatakutan dahil sa kakaibang anyo. Halika! Bumaba ka riyan. May papakita pa ako sa'yo. Oh, anong gusto mong kapalit? Ito, pwede na ba ito? Sige. Salamat. Hanggang sa muling pangangalakal. Salamat dito, ah. Sige na. O, mama, ano po yun? 50 pesos. Ano ko? Bakit wala ba yan na akin? Hindi pwede ito! Ikaw! Huwag mo kong turo ng ganyan na matagal na tayo magkasama dito. Huwag ikaw sinungaling ko! Huwag mo pesa ko! Matagal na tayo magkasama dito. Kaya huwag mo kong turo. Sige po, upo na lang kayo. Isipan mo ito. Nakakaawa ka, Lord.
May prutas na naman. Dati gulay ah. Maraming salamat kung sino ka man. Maraming salamat, kaibigan Gremulo. At mukhang ikaw pa magpapayaman sa akin. Nag-iisa ka na lang pala. At mukhang hindi pa ako makakakuha ng iba. Dahil makakahalata na ang Gremulo. Kaya kung gagamitin kita, gagamitin kita sa Gremulo. Nanakawan ko siya. At ako naman na magpapayaman. Hindi na ako mamimigay sa iba. Grabe na talaga si Kuya Lubang. Pasaway nga. Pag nalaman ni Gremulo, pati siya, nanakawan. Naku, magagalit yun. Dapat hinayaan lang ni Gremulo malulunsa ko muna si Lubang. Totoo naman magnanakaw yan eh. Magnanakaw is bad. Pwede na ako tumigil sa pagnanakaw. At mabuhay na marangya. Mayaman na ako. Pwede na ako magpakalayo-layo. Ang ganda. Ang gandang kopa nito. Bumalik ang pangit na Gremulo. Eh, ano ngayon kung wala na sa akin ang kristal na bato? Ang mahalaga, makapamuhay ako na parang sultan sa dami nito. Nakakainis talaga si Kuya Lubaw. Walang utang na loob. Pagkatapos tulungan ng Gremulo, ninakawan pa. Mabuti ba isumbong na natin yung kay Idayaw eh. May tsura nga, gwapo nga, magnanakaw naman. Tignan nyo! Nangyari? Bakit naging putik lahat to? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na sa inyong mundo ay walang halaga yung mga ganyan? Kaibigan! Huwag mo akong tatawagin kaibigan. Wala akong kaibigan na magnanakaw. Isang taong hindi pagkakatiwalaan! It's
now! Kaibigan Kremulo, patawarin mo ako. Hindi na ako uulit. Nasilaw lang ako sa kinang ng iyong yamang ginto. Nung una tayong nagkakilala, hindi pa't sinabi ko na sa'yo na ang kabaita ng mga Kremulo ay kusang loob namin binibigay sa mga taong may mabuting kalooban. Una, nagkamali ako sa pagligtas sa'yo. Pangalawa, dapat mong malaman na ang kalupitan ng mga Kremulo ay ginagamit din namin sa mga taong mapagsamantala at maiting na budhi! Dahil sa iyong kasamaan, gagawin kong kulay itim ang iyong balat. Kasi itim ng putik na nilalagay mo sa iyong katawan na siyang ginagamit ko sa iyong pagnanakaw. At simula sa araw na ito, habang buhay kang magsisilbi sa mga taong iyong pinagnakawan! Naging kalabaw na nga si Kuya Lubaw. At ngayon, kung gusto niyang kumaya at mabuhay, dapat ay magkahayat kalabaw siya. Buti nga sa kanya. Hindi na nga siya Lubaw magnanakaw, kundi Lubaw kalabaw. Eh, Epoy, ano nga palang balak mo sa kaibigan mong nagnakaw din? Basta, ayoko siyang matulad kay Kuya Lubaw. James, sorry ah. Hindi naman talaga kita sinumbo kay Lola eh. Dahil kaibigan kita. Pero ginuulitan ah. Diba, kung magkaibigan, nasasabihan ang totoo. Ha? Kaya sinasabi ko sa'yo na mali ang ginawa mo. Okay lang yun, Epoy. Hindi nga ako matahimik sa ginawa ko eh. Pero natutakot ako. Baka pagalitan nila ako, o kaya ang kulong. Hindi naman siguro. Mababait naman si Lay. Kaya na mag-alala, basta huwag mo nalang uulitin. Hindi na talaga. Kaya mag-alala, huwag kang matakot. Sasamahan kita. Salamat, Epoy, ha? Layon. Jewel, alam mo ba yung mga bata wala pang 16 years old, hindi pa dapat magtrabaho? Hindi. Pwera na lang, kasama nila ang parents nila, o guardians nila, o family members nila sa family business nila. E paano yung mga artistang bata? Pinapayagan naman rin eh. Basta, public entertainment and information. Pero meron din dapat working child's permit. Meron pa palang ganun. E saan? Sa Department of Labor and Employment. Bago sila mag-taping o mag-shooting. Bakit naman kaya ganun? Dahil gusto ng government natin na pangalagaan ang mga bata para hindi sila abusuin at apihin. Halika na, Kuya. Magpakwento na tayo kay Lola. Tara! Uh-huh.